plan. Diba? Kasi yun ang kailangan natin, ang hinanayin natin yung mga Pilipino, yung bumaba yung kuryente, bumaba yung simil sa tubig, bumaba yung gas. Sa lahat dyan, na-enjoy ko yung mga sinabi niya. Sana lang ma-implement. Kasi iba yung sinasabi, iba yung implementation, diba? Sana lang may sakatuparan lahat ng sinabi niya. Lahat ng sinabi niya maganda tungkol sa health, lahat-lahat. So, ang kailangan lang natin matupad at masunod lahat. Kaya kailangan pa po natin sa wala pa po isang buwan ng ating Pangulo na mawag sa Pilipinas. So, kailangan pa po natin na makapag-perform pa siya ng kanyang trabaho. Yes, pero so far po, no, nakakatuwa pong isipin na ang programa ng Pangulong Duterte noon ay pinagpapatuloy po ngayon. Lalong-lalo na sa mga OFW na nabanggit po yung Denver's passport na ibinili na pinagkaloob ng ating Pangulo na dating mga Pangulo hindi nabibigyan ng pansin ng mga overseas Filipino worker. Pero right now, ipagpapatuloy pa po at i-implement pa natin ng mas malawakang wang mas magandang programa para sa mga OFW. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Ano po pangalan nila? Ana Puli. Ana Puli. Saan nagkasa po kayo, ma'am? Kalokan. Interview.
daw ito, dami dito. Ang dami ng pabalabas mga babae, no? Ay, mga supporters ng mga ate nasa Locoy na nakaupo ng presidente na po talaga. Napakinda po, dito sila nanood. Itong grupo nga, ano, para mapakita lang po yung support ako. Kababayan po natin na mga supporters na nagpapakita ng kanilang mainit na support sa zone po ni Pangulong Bidene ngayon. Thank you very much, Sir Mark R. Wood. Salamat po, dagang salamat po. Salamat po. Salamat po. Dito. Spikers ngayon. Internet connection kaya kailangan mag-presenter. Ayan. Ayan. Salamat po mga Angkas Bikers. Ayan. Ito sa ano, ARG Alliance Rider Group. Ayan. Ito sir. Thank you. Sir, magandang hapon po sa inyo. Saan pa kayo galing sir? From ano po? From Caloocan, North. North Caloocan. Yes. Matanong ko lang sir, ano po ba yung naintindihan nyo ngayon, right kanina, na sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Salamat po sir. Maraming magandang mga Miss Pilots Urbina. Lalo na po yung project ni Rodrigo Duterte na ipagpatuloy niya gaya ng Belt and Belt. Saka yung pag-agriculture, kailangan tutukan niya dahil hindi talaga ang pag-asa ng Pilipinas. So ibig sabihin na hindi sayang hindi. Yung pinagpaguran ng dating administrasyon na ipinagpapatuloy po ngayon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Hindi. Ayan po, kayo po ba, ano pa po ba yung naiintindihan nyo kanina ng malalaman na binitawan ng Pangulo? Yung pagbigay ng moratorium ng tax sa mga farmers, 1 year yun, mahalaga yun. Yung voucher na tinasabi nila? Yeah. Dahil binuhay po yung 1 year na hindi sila magpapayar ng ayos. Thank you po, Miss Malaking bagay yun Niles R. Wood. Na magagamit nila. At sa panahon na to, ano yung isa sa mga benefits na magiging pili mga Pilipino ngayon na alam nyo, mararamdaman nyo for the few months right now na mangyayari pa? Sa seryoso na pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, alam ko na siya magdala ng tagumpay ng Pilipinas. Kanina habang nagsasalita ang Pangulo, sino ang nakikita nyo sa kanya? Personal question ko yan sa inyo, sir. Honesty. Talagang honest siya doon sa mga sinasabi. Sinasabi niya. Ayan. Maraming salamat po from Caloocan. Caloocan City. North. Sir, North Caloocan. Salamat at may presensya po ng mga taga-Caloocan dito at ng mayor po doon ay si Mayor Oscar Oka Malapitan. Ano? Along na po pala. Sorry. Congressman na po si Tatay. Ayan. Salamat po. Okay.
Salamat po. Thank you. Ito. Dito tayo sa mga dumadaan. Video ka na. Pero meron ka na ma-upload sa channel mo. Pagod na si tatay. Natakot si tatay. Natakot sa'yo pa, Mabit. Ito ang Kas Riders. Sige, sisip-sipin ang utak ko ng mga to. Talagang tumatak sa puso mo. Oo, ang dami. Parang lahat papatak. Tatatak sa puso ng tao. Oo, naramdaman ko talaga. Ano yung proyekto niya para sa mga katulad nating na dukha at mahihirap na nasa bansa? Yun. Ay, may interview. Tutulungan niya. Tutulungan niya. Lalong-lalong sa agrikultura. Interview na. Agrikultura, maganda. Ayos niya. Lahat na, yun, gagampanan niya lahat ng mga, lahat ng mga sinabi niya para pumatak. Para sa inyo po. Ayan, maraming salamat po na. Hello po ma'am, magandang hapon po. This is Behind the Door TV and mga UBIP vloggers po at mga vloggers ng mga kasama po natin. Good afternoon po. Marami akong nagustuhan sa sinabi ni BBM kagaya sa OFW na hindi na nila kailangan lumuwas sa Maynila ng utang ng pera para lang makaluwas sa Maynila para sa mga kamag-anak nila na nasa ibang bansa. So si government na ang kakatok sa pintuan ng mga kamag-anak ng OFW. So yun kasi dati yung OFW din ako. Kaya alam ko kung gano'ng kahirap maging OFW. Hindi gano'ng kahirap kitain ng pera sa ibang bansa. Napakahirap. Kaya isa yung sa pinakanak na gustuhan ko sa kanila. At saka yung sinasabi pa na magdadagdag siya ng power plant. Diba? Kasi yun ang kailangan natin, na hinanayin natin mga Pilipino, yung bumaba yung kuryente, bumaba yung singil sa tubig, bumaba yung gas. So lahat dyan, na-enjoy ko yung mga sinabi niya. Sana lang ma-implement. Kasi iba yung sinasabi, iba yung implementation, diba? Sana lang may sakatuparan lahat na sinabi niya. Lahat na sinabi niya maganda tungkol sa health, lahat-lahat. So ang kailangan lang natin matupad. At masunod lahat. Kaya kailangan pa po natin sa wala pa po isang buwan ng ating Pangulo na mabuo sa Pilipinas. So kailangan pa po natin na makapag-perform pa siya ng kanyang trabaho. Yes, pero so far po, no, nakakatuwa pong isipin na ang programa ng Pangulong Duterte noon ay pinagpapatuloy po ngayon. Lalong-lalo na sa mga OFW na nabanggit po yung Denver's passport na ibinili na pinagkaloob ng ating Pangulo na dating mga Pangulo hindi nabibigyan ng pansin ng mga overseas Filipino worker. Pero right now, ipagpapatuloy pa po at i-implement pa natin ng mas malawakan pang mas magandang programa para sa mga OFW. Maraming salamat po, ma'am. Ano po pangalan nila? Ana Puli. Saan nagkasa po kayo, ma'am? Kalohan. Kalohan. 178. Mort. Maraming salamat po. Okay, thank you. Eto si sir, katanungin natin. May dalang placard, sir. Thank you po, ma'am. Miles. Kaya Kalohan din. Good afternoon, everyone. Sir, ano po yung pinaka magandang narinig nyo kanina sa zona ng Pangulo? Sa pinaka the best na gusto ko sa lahat ng mga
binanggit ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay iyong tungkol sa ating territory na hindi siya papayag na kahit isang metro kwadrado ay hindi ito isusuko sa para sa mga dayuhan. Ito ay pag-aari ng Pilipinas at ating ipaglalaban. At ang tungkol sa kalusugan natin, no, na pakibabayuin pa, na pagbubutihin, na madagdagan ang mga kakulangan na serbisyo para sa kapakanan ng buong sambayanang Pilipino. At yung ating edukasyon na lalong pagbubutihin din, no, yung kalidad. Kasi sabi nga ni ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Speaking of education po, ito po yung manggagaling sa programa ng Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ano po bang expectation niyo sa kanyang pagpasok bilang kalihim, isa sa mga kalihim ng ating gabinete? Eh, kung makikita po natin sa ngayon, eh, pabor po ba kayo sa mga ipagagawa ng ating o imumuntahing proyekto ito ni VP Inday Sara Duterte sa bansa? Yes po, yes. Lalong-lalo na na implement ulit itong ating ROTC NCAT, no, sa mga senior high school. Na dapat lang naman para handa tayo sa lahat ng bagay pagdating sa emergency situation like sa military, no, at sa mga disasters. Hindi lang naman tungkol sa militarization ang gagawing paghahanda natin, kundi pati dito sa mga disasters and calamities na darating. So maganda po yung programa ng ating mahal na Pangulo. So sa pagpapatuloy po, yung build project ni Pangulong Ferdinand, Pangulong Duterte, ng dating administrasyon ay pagpapatuloy ngayon. Eh kayo po ba, ano po pang mga expectation? Lalo sa North Caloocan, ika nga nila magkakaroon daw po ng LRT system na gagawin dyan. Opo, napakaganda po ng programa, yung build program ng ating dating mahal na Pangulong Duterte, na ipagpapatuloy lamang po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi tunay tayo po mga Pilipino ang makikinabang dito at ang mga susunod pang henerasyon. No, katulad ng ginawa ng dating mahal na Pangulong Ferdinand Edrely Marcos Sr., kung saan pinagawa niya itong mga ospital na kung wala ito ngayon, baka marami nang namatay na Pilipino. Katulad ng East Avenue, Lung Center, Kidney Center, PGH, Children's Center. No? Nakikita naman natin na 30 years more nakaraan, up to now, napapakinabangan natin. At kung wala po ang ganyang idea na ginawa ng ating mahal na Pangulong Edrelyn Marcos Senior, siguro itong kalamidad na dumating, kawawa tayo. Kawawa mga Pilipino, hindi tayo handa. Pero advanced masyado ang isip ng ating ating Pangulo. Kita mo, pandemic, kahit paano, nagkaroon tayo ng agarang solusyon, no, na bigyan ng mga atensyon pang kalusugan ang mamamayang Pilipino. So dapat naman po ipagpapatuloy, lalo na po itong magkoconnect ng mga kalsada, tulay, sa pamamagitan ng mga meron tayong subway, no, meron tayong mga dadagdagan ng mga rails ng train, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang ganda po ng proyekto na yan, ini-imagine ko pa lang ngayon, parang panaginip, pero napakaganda po, no? Tunay talaga na magiging makatotohanan ito. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. May personal question po ako sa inyo. Yes. Ilang taon na po yun? 54. Naabutan niyo po mga Marcos? Yes. Elementary grades ako noon. Nasa Mindanao ako noon. Ang sabi nila, yung Marshalo, marahas sa tao. Pero sa amin po, pagulo po yung lugar namin, pero nung ipagawa yung Marshalo na yan at dumating yung mga sundalo dun sa lugar namin sa Mindanao, napaka-disiplinado po lahat ng tao. At hanggang sa umalis ang Marcos, wala naman ako nakita talaga na ginawang pagsasamantala po, lalong-lalo na pagdating sa kalayaan. Sir, mukhang marami po kayong alam. One last question na lang po mula po kay Biyahe ni Koy TV. Sir, sabi nila, ano po ba ang pinaka-reliable magbalita ngayon? Vloggers po ba o media? Pareho po para sa akin, pero ang vloggers naman kasi very flexible po sila, eh. No? Bawat sulok may mga vloggers.
yung media, medyo control persons pa lang sila. Pero lahat yan kailangan natin na meron tayong freedom of speech, no? Yung magbibigay tayo ng mga balita na makatotohanan lamang. So din kayo din mga vloggers dapat maging makatotohanan lamang tayo. Ano po masasabi niyo sir sa mga tumutuligsa kay DBM? Ano po masasabi niyo sa kanila? Sa mga tumutuligsa po sa ating mahal na Pangulo, no? DBM, Bongbong Marcos. Patabuti na sila. Tama na! Tama na! Yes! 31 million Pilipinos po ang bumoto sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, stop na po. Move on. At magtulungan po tayo. Time to magkaroon tayo ng unity. No, wala lang kulay green, wala lang kulay red, wala lang kulay blue, white. Kulay brown tayo, mga Pilipino tayo. Ang moral ng mga Pilipino. Yes, itaas natin ang moral ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Ipagmamalaki natin sa puso, sa salita, at sa isip na tayo ay mga maharlikang Pilipino. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Thank you so much po. Thank you, thank you.